Okay, may ginagawa tayo. Ito, Sony 32 inches. Ito yung kanyang main board. So, nakatanggal na yan kasi kinalikot na natin siya. Chinek na natin. Ang problema ng unit na ito, normal yung indicator niya dito. Walang protect. May backlight, pero walang display. So, ginawa natin una dito. Nag-chip tayo ng supply. Okay, may supply na pumasok sa ating top board. Tapos, nag-abang tayo ng tester. Nag-abang tayo sa BGH niya. Tapos, power on natin yung unit. So, mapapansin natin may supply siyang lumalabas. Tapos, nagsha-shutdown. Ibig sabihin nun, nagpo-protect yung DC to DC. So, pag ganitong nagpo-protect, titingnan nyo lang yung side na ito. Ito, titingnan nyo kung mayroon siyang clock signal. Kabila, ganun din. Kung mayroon siyang clock signal. Malalaman mo yan kung clock signal ang gamit niya kasi nga iba yung circuit ng clock signal doon sa circuit ng BGH, BGL natin, yung hindi gumagamit ng clock signal. Okay, so pag ganitong top board ang gamit, yan, BOE pa, BOE ito, malabo lang, yan, BOE, malabo. Dito, yan. So, mayroon itong clock signal dito sa side na ito. Yan. Clock 1, 2, 3, 4, 5, 6 is TB. 0 is TB 1. Yan. So, gagawin nyo lang dyan. Kuha kayo tester. Resistance. Test nyo yung resistance niya. Ito, madidetect nyo kung may leak yung clock signal natin. Gaya nito. Clock 1 to clock 2. M. Tapos, clock 3 to clock 4. Ayan, 28 ohms lang. So, sira yung clock 3 and 4 natin. Ito, 4 and 5. Ayan, 17 ohms. So, may tama din ito. 5 and 6. Tingnan natin. Okay. So, okay ito. So, pag ganito, yung may problema na clock natin ay ito, saka ito, saka ito, tatlo. So, hahanapin natin ngayon yan kung saan siya nakatutok dito. Pwede siya dito nakatutok. Yan. Hanapin natin siya dito. Tapos, cut natin yung isa para hindi mahirap magbalik. Isa lang muna. Pwede rin dito. 3, 4, 5. Isa lang ang cut natin para mahanap natin kung saan side ang may problema. Okay, so ginawa natin para sure ball tayo na hindi tayo sumabit sa cutting. Binuksan natin yung panel. Sinilip natin yung panel dito, yung glass natin. Yung kinakabitan ng source cup natin dito sa glass, tiningnan natin. So ito maayos, malinis to. Dito ko napansin yung problema na nakadikit doon sa glass natin. Medyo mayroong spot dito na kaunti sa side na ito. So, gagawin natin dito, ikakat natin yung CKB 345 dito. Or kahit isa lang. Kahit isang sirkuito lang muna ikat natin para sigurado tayo na hindi tayo mahirapan magbalik. So, ito, nagbabuzzer pa ito. Yan. Okay, so ito. Yun oh. Buzzer ka agad na. Pagdating dito, nawala. Kasi kinat na natin yung isa dyan. Pero pag dito, may buzzer siya dito. Pero pag dito, wala na. Ibig sabihin yan, itong side na talaga to may problema. So gagawin natin, ikakat na natin lahat dito. Lahat ng clock signal, kakat na natin. Okay, so nakat na natin yung clock signal dito, 6. So gagawin natin, check natin dito kung may leak pa ba or shorted pa yung. Yun, so wala na, no? Hindi na nagbabuzzer. Pati dito, hindi na rin nagbabuzzer. So balik tayo sa normal settings. Tapos check natin clock 1, clock 2. Yan, okay.
clock 2, clock 3, 1.9, 2, 3 and 4, okay na, M na siya. 4 and 5, M na rin siya. 5 and 6, M na rin siya. So, ibig sabihin yan, nag-normal na yung circuit natin dito. Wala na siyang shorted. So, itong side na to nagka-problema. So, try na lang natin kung lalabas pa yung maayos na display nito or talagang may problema na yung ating unit. Okay. So, yan. Nakabukas na yung unit natin. Yan. Check natin ngayon BGH natin. Ito. Yan. Mayroon na siyang BGH. Hindi na siya nagpo-protect. Ibig sabihin yan, nakuha na natin yung pinaka-problema ng unit. So, check natin kung may display. Yun, meron na siyang display. Oh. No signal nakalagay. Video. Okay. So, yun lang talaga ang problema nito. Yung isang side niya, nag-short yung clock signal natin. So, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, ganun lang yung step na ginawa natin dito. Check supply. Tapos, nung nagkaroon ng supply, dito tayo sa BGH, nag-abang tayo ng tester natin dito. Abang tayo ng tester, tapos saksak natin, power on natin. So, pag mapansin yung lumabas yung BGH, kahit kapiranggot lang na pitik or lumabas sa display natin, ibig sabihin nun, gumagana yung DC to DC natin. May protect yon. So, gagawin nyo, hahanapin nyo lang kung gumagamit ba siya ng clock signal or BGH, BGL ang gamit niya sa side natin. Ganito, kadalasan yan, itong side na to ang pinapasukan ng BGH, BGL natin. So, trace nyo lang yung BGH line, BGL line, 3.3. Kung kailangan nyo ikat, ikat nyo para mailabas nyo yung tama na DC to DC nya. So, dito, na-trace natin na gumamit siya ng clock signal na, sa kaparehas na side, left and right. So, naghanap tayo kung saan banda yung clock signal nya. So, dito yung clock signal, kaya nag-trace tayo. So, positive, shorted nga yung clock signal niya. Kaya ginawa natin, binaklas natin yung panel. Chinek natin kung saan banda talaga yung problema ng source cup natin. May sunog ba? May spot ba? So, dito natin nakuha yung spot ng ating source cup. So, dito malinis. Kaya ginawa natin, dito tayo nag-cut ng clock signal. So, ganun lang pag nag-isolate kayo or nag-step by step kayo paano yung matrace kung ano ang naging problema ng unit. So, ganun lang. Sundan nyo lang yung mga tutorial natin ay kahit pa paano mayroon kayo konting idea kung paano ang tamang pag-troubleshoot. So, kakamada ko lang to tapos magpa-final test tayo. Ito, final test natin yung TV natin kung talagang perfect ba yung pagkagawa or hindi na talaga naging perfect. Kasi yung mga ganitong issue kasi pwedeng maging perfect, pwedeng hindi. So, swerte mo na lang kung magiging perfect yung unit. Pag hindi naman, no choice kasi ganun talaga. Yan. So, ganito yung display niya. Okay. So, okay pa naman. Try natin ibabad. Titingnan natin kung may pagbabago sa display nito.